Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito yung reading natin for air sign Gemini, Libra, Aquarius. Take only what resonates. Bali, hindi po ito magre-resonate sa lahat. Of course, hindi ko po talaga makukuha lahat ng energy ng air sign sa mundo. By the way, pagpasensya mo yung aking setup. Wala po ako sa aking usual place. So kung medyo maingay sa aking background, pagpasensyaan mo na lang din. And if ever na ipopost ko yung video kahit wala akong sabi-sabi, it means may pumasok kasi in and out po yung tao dito sa place na ito. And ipopost ko na lang po pag ganun. Pwede nga makarelate, pwede hindi sa reading na ito. This is love reading. Pwede magkapalit-palit ang roles, depende sa nangyayari sa'yo. So what do we have here for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius? For air sign. Okay, so meron ka ditong the Wheel of Fortune, a Five of Cups, and King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Bottom of the deck is the Nine of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, I feel like there's a big change na maaring mangyari sa'yo. And some of you pwedeng something na nakapagpalungkot sa'yo ang maaaring malapit ng matapos dito. Or you need to, you know, sa una malungkot siya, pero soon enough you will be happy sa kung ano man ito. The King of Swords, wait lang guys. Okay, so the King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. I can see a message or something na pwedeng makapagpalungkot sa'yo. Maybe a news or a message. But you know, there's an energy na makakayanan mo rin to. Okay? And this would create big change para sa'yo and pwedeng pati sa mga taong kasama mo. The Nine of Pentacles, this is money. This is growth pagdating sa iyong finances. I can see with the Three of Cups, with the help of your friends, or maybe people in the past na pwedeng makatulong sa'yo pagdating sa so usaping pera. Okay, so there's growth there. Some of you may mga bagong bago mo maranasan itong happiness na ito, itong success na ito, dadaan ka muna sa pwedeng iiyak ka or may mga aalisin sa buhay mo na malungkot, masakit, ganyan. But I can see magiging okay din ang lahat. May success din sa huli. Parang ganun. By the way, sorry about the noise. Medyo maingay, may nagpupukpok kasi may ginagawang building sa tapat po ng place ko, nasaan ako. And also, may mga nire-repair sa paligid. So may mga ingay po talaga. The Emperor is here. This is Aries energy. Ay, nilalapit ko na lang po yung mukha ko para medyo, ano, medyo marinig mo yung boses ko. Kasi hindi rin po ako pwedeng magmalakas ng boses eh. The Emperor, the Hermit is here. Dalawang major arcana. The Emperor, the Hermit, Virgo, Aries energy. The Devil at the bottom of the deck. This is Capricorn energy. There's someone here na mataas ang ego. And ito yung nagiging dahilan kung bakit pwedeng hindi siya nakikipag-connect or communicate sa'yo. Maybe a person.
na there's a lot of love. Knight of Cups, this is emotions mula dito sa person na ito. And the moon, you know, the moon is about secret. The moon is about someone not being open pagdating sa kanyang emotions. Pero this person with the Hanged Man, pwedeng naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon or kung kailan niya masasabi or dapat sabihin itong emotions niya para sa'yo. Tell me more about this person. Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. This person likes you. Hindi lang like eh. Gusto ko talaga niya. Ace of Cups is here. Cancer, Scorpio, Pisces. So there's a lot of love mula sa taong to. And ina-admire ka niya. This person likes you for who you are, what you are, and kung ano yung mga kaya mong i-offer, kung ano yung meron ka sa buhay mo ngayon. Like, this person likes all of that. The Star. You are his or her wish fulfillment. Okay? Ikaw yung gusto niya, pangarap niya. Ano mataas ang ego nitong taong to? What will be the future action of this person for air sign, Gemini, Libra, Aquarius? Ano yung future action para sa kanya? Future action will be the Ace of Swords, Nine of Swords, Queen of Pentacles, and the Queen of Swords. Page of Cups is at the bottom of the deck. Ten of Cups is also here. And you do have here the Ace of Wands. Actually, that is an angel number for you. Tatlong one yung nagpakita sa akin. That's 111. Wala akong nakikita ang action dito. For what I can see here, this person will be thinking of you. Iisipin ka lang niya. Ganun. Iisipin, tiisipin na tiisipin ka lang niya. And the Nine of Swords, this is a lot of pain, a lot of sorrow, di ba? Masasaktan siya or nasasaktan siya habang iniisip ka. And the reason is that the Page of Cups, this person, I mean, gusto yun, I feel like this person in-open up kanya or maaaring ma-open up kanya sa kanyang family. Like maybe a mother figure, pwedeng i-open up niya yung emotions or kung ano yung nararamdaman niya or kung anong tingin niya sa connection ninyo. Like, pagdating sa'yo mismo, hindi siya magiging open. Pero pagdating sa mga taong importante sa kanya, like I can see a mother here na pwedeng nakakaintindi or pwedeng magbigay ng advice sa kanya. So, maybe this is the person na pagsasabihan niya regarding sa mga kung ano yung nasa isip niya patungkol sa'yo. In the near future for you, air sign. Knight of Cups is here. The Moon and the Two of Swords. There's an offer here or someone pwede may dumating sa buhay mo and itong pagdating ng taong to, you have to make a decision. The Moon is here. I can see a soulmate energy here. Yeah, I don't know. This could be a very spiritual person or a very religious person or very traditional person. Pwedeng dumating itong person na ito pero pwedeng mag-decision ka or may kailangan kang gawing decision sa pagdating nitong taong to. The Empress is here. Yeah. I can see you getting better in the near future, physically or spiritually. Mas nagiging attractive ka. So, maybe you will be more focused sa iyong health, sa iyong sarili. And, yeah. Makikita yun. Physically, mag-show up yun sa'yo. Like, maybe some of you pwedeng magiging mas maayos yung tulog mo or
yung physical features mo mas mag-improve, or yung pagkain mo mas magiging mas healthier. So something in you na pwedeng gagawin mo because you do love yourself, you're starting to love yourself, and then makikita naman ito ng ibang tao sa'yo. Okay? So that's it for now. Thank you for watching. I love you and bye-bye.